idol kamayan up and welcome ulit kayo dito sa ating backyard dito po sa Damagang TV. Salamat po ng mga subscriber natin dyan. Good morning po sa inyo. So samahan nyo ako mga idol kamayan up. Magpakain kayo nating alagang mga manok. At mamaya pag-usapan natin yung regarding naman sa pagbabakuna kung isa po ba ay nakaka-apekto sa ibang manok o sa manok ng ating mga pipay once na nagbakuna po tayo. So let's go mga idol and pakain muna tayo dahil gutom na sila. Mga idol, gutom. Ito yung ating mga tandang mga idol kamananap ay nakakulong po sila at hindi pwede natin pakawalan kasi baka mamaya magsasalpukan sila. Yung iba naman mga idol yan nakakalat-kalat na yan parang mga basura dyan sa ano natin no? Ito pala oh malaki-laki na mga idol yung ating yung ating dollar line malaki na siya oh. Dyan lang yan siya mga idol kasi para hindi maano hindi madali. Idol, diba? Ayan, sa mga subscriber natin dyan na nanonood po sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyo. At sa mga OFW naman po dyan, ingat po kayo ha, mga kababayan, ingat po kayo. Sana'y palaging nasa maayos kayo. May good news pala tayo mga idol kamananap. At dahil nag-start na pala mangitlog yung ating mga alagang alagang mga dollar line. So nakapag-start na silang mangitlog. At ang tatay naman nila yung ating Brazilian natin na shamo na si Golden Boy. Sa ating videographer oh, si Kit Kit yan, aking first cousin mga idol. Aray, kadi pa. Ganito po mga idol kamanap yung aking mga alagang manok pag nagpapakain ako, akala mo naman napapagutuman. Sinira naman nila ito. Yan. Siya po sila mga idol. Akala mo isang taon. Akala mo isang taon walang kain. Hello, sir. Na. Grabe. Oh. Yan, yan, yan. Sa mga idol oh. Eh ba, walang mga blahibo. Walang mga blahibo mga idol. Ito naman oh, wala pang blahibo. Ito ay babae. 4 months old na ito. Lila. Pero, ito din. Ito oh, babae din ko mga idol oh. Ang ganda na. Ito rin, babae din ito. Ito, parang tingin ko, babae din ito. Ang daming babae mga idol, so, dyan lang yan sila. Ito tayo. Dito yung aking mga dollar line mga idol. Ito yung ating mga dollar line, ang galanda nila. Nag-start na sila mag-lay. So, may mga itlog na rin sila kahit paano. At, tinanggal ko lang si Brazilian kasi, para hindi 2, 4, 5 na yung kanilang eggs mga idol. Tara mapunta.
Pass na kaya? Ano, wala ka na. Tasig lang. Ito mga idol, oh. Yung kanilang eggs. Ayan. So, marami-rami na. Ayan, oh. 2, 4, 5. And then, nandito sila. Yan, dalawa. So, they are look good and healthy naman mga idol. Yan. So, ito po, oh. Ganda ng ating mga dollar line talaga na shamo. Yan. Ito po yung ating mga 2 months old na mga sisew mga idol. Yan, malaki-laki na sila. Continuous yung kanilang growing, yung kanilang growth, body development, they are in a good ano naman. Anong ginagawa mo dyan, ano? Ito po ay descendant ni Brazilian. And so mga idol kamananap, yung ating pag-uusapan pala, pasensya ka kung medyo madilim ngayon, ano? Medyo nasa indoor tayo, nasa brooder indoor tayo. So sa mga ano, sa tanong no nung ating isang subscriber, sir, pwede po bang ilaban yung purong shamo? Well, oo naman. Pwedeng-pwede naman po ilaban yung mga pure shamo niyan, yung mga purong asil. Pwedeng-pwede po ilaban yan. Dahil they are built po para po maging warrior. At talagang dinevelop po yan sila para po maging naked hill fighter po yan sila. So ngayon, kung ikaw po ay talagang gusto mo mag-engage sa naked hill fighter o naked hill na larangan, mas maganda po na... Mas maganda po na mag 2-week cross ka or 3-week cross. Kasi sa larangan kasi ngayon ng ano, larangan kasi ngayon ng naked hill, kailangan po kompleto rikado po yung alaga po ninyong manok. Kasi yung shamo naman po kasi talagang they are known, no? As a power hitter talaga yan sila. And then yung kanilang endurance niyan, tsaka yung matibay po talaga sila. So, syempre they are malalaki silang tipo ng manok. So, medyo hindi sila ganun kabilis. No? Although hindi ko sinasabi na mabagal, hindi sila ganun kabilis. Okay? So, ngayon, at kaya kung ikaw ay gusto mo mag-engage doon, mas maganda yung kompleto ricado ka o yung fruit salad na tinatawag natin. Para, kompleto yung ano mo, yung alaga mong manok, is power hitter, endurance, speed, accuracy, at the same time, iba-iba po yung kanyang laro. O, nakadepende po yun sa iyo kung ano yung gusto mong manok na i-infuse. Okay? So, yun po yun, ano? So, since ako, hindi naman ako nagsasabong mga idol, pero nag-develop po tayo ng mga warrior. Usually, dito yung mga ginagamit ko is napapalabas ko po talaga ng mga warrior po is yung mga 2-week cross or running 3-week cross. Usually, dito sa akin mga idol, yung mga ibang warrior po ay mga 2-week cross na sila. Yung napapalabas. Tulad nito, 2-way cross. Kasi ito, Brazilian Shamo cross to Shamo Japanese. Since naman po, ang Brazilian Shamo na yan ay develop po yan doon sa part naman ng Europe or Brazil ata yan. At yan po ay develop by three kinds of bloodline. Shamo, Asel, and yung kanilang original na fowl doon. So, ganun po siya. Okay? So, next naman is yung... Nasagot ko ba yon yung tanong? Sagot ko naman si Ro Idol, ano? Tapos, syempre, at yung pangalawang tanong is yung, sir, kapag nagbakuna po ba ako ng aking mga alagang manok, ito po ba ay makaka-apekto po doon sa manok ng ating kapitbahay? Yan, sir. Sa unang panahon, mga idol ka man, talagang yun po ay pinaniniwalaan naman, ano? Although ako naniniwala ako dati sa ganyan, at hindi naman masama kung maniniwala ka. Diba? Pero syempre, i-correct po natin yung dapat natin i-correct. Itatama po natin yung dapat itama. Yung mga mali, kailangan, tigil na natin. So, i-greet po yun siya. Nakapagtanong-tanong po ako mga idol since pumunta po tayo ng City Veterinary, City Vet. At syempre, mabuka tayo mga idol. Ako po ay, syempre, kumbaga nagtatanong-tanong at least, wala pong masama kasi sa pagtatanong. Ito po ay knowledge eh, dagdag ka. Ang sabi sa akin ng veterinarian, mali po kasi yung pananaw ng karamihan sa atin regarding sa vaccination. Kasi ang vaccination po talaga hindi po yun nakakapekto ng mga manok, mga ayaw ka mananap ng ating kapitbahay. When, once nagbakuna ka. Kasi ako dito, may nagbabakuna pero hindi ko pa naman, wala pa naman ano, kasi it's a proper disposal po yun. So once na nagbakuna po kayo mga idol, kailangan po, ikaw na nagbakuna ng mga alaga mong manok, dapat you are
you are responsible or dapat ano ka, kumbaga dapat responsable ka. Kasi yung isang bakuna naman kasi na yan, 1,000 hits ang ano niyan eh. So ngayon, ang gagawin mo, since kunti, for example, dito sa akin, nagbili ako ng lasuta. Nagbakuna ako sa mga alagang manok ko. Siyempre, kukunti lang mga manok natin, hindi man naabot ng 100 o 200 ito. So ang ginawa, ang gagawin mo dyan, you need to bigay mo yun sa kapitbahay mo, sa mga nag-alagang manok. Hindi po para sa sabihin na mamamatay ka ng manok dahil nagbakuna, no. It's a prevention po doon sa mga virus na maraaring tumama po sa mga alaga natin. Number one po dyan, yung mga NCD na yan, no. Yung mga fowl pox, kuraisa, yung marami pa, no. May mga malaria. So, yan po yung napaka-importante, mga idol. Kailangan po kasi, ito po ay, ito po kasi yung mga bakuna po na ito. Ito po ay protection po para doon sa ating mga alagang manok. Para po, pag may dumating po na na or sakit dito sa, ano, sa mga manok, eh yung alaga natin, they are protected na po gamit ng ating bakuna. So, kayo po, hindi po nakakapekto, mga idol kamananap, yung pagbabakuna mo ng mga alaga manok mo doon sa sa alaga ng kapitbahay po ninyo. Yun po yun ang katotohanan, mga idol. Okay? Ganon kung panatilihin po natin, no? Panatilihin lang po natin malinis yung ating bakuran. Kung ikaw po ay hindi nagbabakuna, make it sure po na malinis po yung ating bakuran, yung inyong lagay ng inyong mga alagang manok. Kasi doon po, doon po kasi nagsisimula yan, mga idol kamanap, yung sakit ng mga alaga ninyo. Kapag ay madumi, siyempre, tatamaan yung kanilang immune system, manghihina po sila. So, kasi dito sa akin, mga idol, every 3 months talaga, nagbabaksination talaga ako yung alaga natin. Nagbabakuna talaga ako sa kanila. Kasi, isang purpose po doon, napakasayang po, mga idol kamanap, yung papakain natin sa mga alaga natin din, hindi natin sila inalaga ng maayos din, hindi natin sila pinoprotektahan. As a breeder po, it's my responsibility to protect them. Kasi po, yung oras ko, panahon ko, yung yung ginastos ko sa kanila, ay hindi na po biro yung mga idol kamanap. So, yun po yun, ano. So, ayan. So, hanggang dito lang, mga idol kamanap. Sana po ay nasagot ko po yung ating, yung inyong katanungan dito sa ating channel na ito. Tulad po ng sabi ko, kung ano po yung aking nalalaman, yun po ay babahagi ko rin po sa inyo. Para po, para naman po eh, di ba, ay pare-pareho tayo lahat matuto. Kung meron man pong meron po akong maling na isabi, mga idol, comment below kayo para at least, di ba, malaman natin ano yung dapat natin gawin, ano ba yung tama. Kasi sabi ko nga, yung mga mali, tigil na natin yan. Yung mga tama, ipagpatuloy po natin yan. Sa pag-alaga po ng manok, ito po ay, o kaya sa pag-backyard po ay, ito po ay, non-stop learning, mga idol, hanggat maaari, kaya matututo po tayo, no? Matututo po tayo mula din sa ibang mga breeder. Ayan. So, salamat po sa mga breeder po dyan, na mga mababait din, na talagang nag-aambag po ng kanilang nalalaman. So, ayan. So, ganun na lang, idol, no? So, shout-out na lang pala, no? Shout-out na lang po dun sa aking mga kaibigan, kay Romnick Nor, ayan. May YouTube channel din siya. Kung gusto niyo ng fitness work, pwedeng-pwede yung, mga idol, nga pa, subscribe ko sa kanya. National athlete po yun siya, and then meron din siyang YouTube channel, and then shoutout din kay Aldrin Gonzalez, ayan, sa aking mga katimik po. Good morning sa iyo, idol, ayan, from Zamboanga City yata si idol, ayan, katimik ko po yan din, mga idol kamananap. So ayan po, ano, at siguro yun lang. So yun lang, ano. So maraming salamat po ulit sa lahat ng mga subscriber ng YouTube channel po natin dito sa Damanan of TV. I'm saying po, thank you so much po for your continued support. Enjoy natin yung pag-aalaga ng manok. So once again po, this is Dan Virano of your Damanan of TV. Saying God bless and thank you so much po for your continued support. Bye-bye!